Konnichiwa, Tashiwa, Kato Maekawa desu from Season 3. Si Kate yung hindi pinapalabas sa bahay ng nanay. And ang ginawa niyang hobby nung pandemic is TikTok. And ayun, normal na tao lang na nage-enjoy mag-TikTok, nage-enjoy yung buhay, ine-enjoy yung buhay. Nung time na nag-message kasi si The House of Collab sa akin is yun yung panahon na sobrang stressful ko sa family and stuff. Tapos, yung ex ko nga na sa kanila ako talaga kasi nag-stay nun. And then, pumasok si The House of Collab. Parang sabi ko, ito na yung chance ko para ipagpatuloy ko ano yung naging pangarap ko before. And then, sabi ko, baka matulungan nila ako na mag-grow sa social media or mag-grow as an individual. Tapos yun, sobrang saya ko nun, lalo na nung nag-gymit na nagbe-briefing. Sabi ko, shucks, bukas na ako papasok. Parang so unreal yung feeling na papasok na ako. To be honest, wala akong ina-expect na kahit ano. Sabi ko, pag pumasok ako ng T-Show, si go with the flow. Alam ko maraming iba't ibang personality akong makikilala doon. Tapos, sabi ko lang sa sarili ko, kaya mo yan. Kasi kinaya mo na yung mga challenges sa buhay mo alone. Kaya mo yan na sumabak ka sa The House of Collab ng alone din. And hindi naman ako na-feel alone kasi meron akong mga kakilala na content creator like Idol or nakikita ko na sa social media before. At saka mga friends ko sa TikTok na nasa The House of Collab Season 3. Kaya parang feeling ko nun, kampante ako na hindi naman ako mali-left out, which is hindi naman nangyari. Natutunan kong maging independent kasi personally dependent na tao ako eh. And lahat ng desisyon ko, maliit man na desisyon o malaking desisyon, yung nakadepende ako sa tao. And hindi talaga ako din, I mean, hindi din talaga ako marunong makisalamuha. Kasi may times na introvert talaga ako, may times na extrovert ako. So parang, when na times na nasa introvert side ako, yung mga nasa paligid ko, talagang ini-encourage nila ako na, oh, maging ganito ka, maging ganyan ka. And sobrang daming natutunan when it comes to contents. Kasi ang contents ko lang is hand gesture, transition, which is yung mga luma nang ginagawa sa TikTok. Ngayon, kaya ko na pagsabayan sa comedy content, yung mga POV contents, yung mga dancing nila, yung mga singing nila. And para sa akin, isa siyang learning lesson na nag-grows, nag-help sa akin mag-grow as an individual. Dito kasi nung pumasok ko ang THOC, more on collaboration, more on hilahan kayo pataas, and sobrang helpful din na matutunan yung ibang bagay, like yung hosting nga. And hindi naman talaga ako nag-hosting. Talagang, nung first time kong sinabak ng hosting, sobrang nakakatawa kasi napaproud sa akin sila direct. Nandito sabi ko, shucks, ganito pala yung feeling ng magta-try ka ng bago sa'yo. And hanggang ngayon, parang hindi naman ako ganun kagaling mag-host, pero talagang na-master ko na. Kumbaga, alam ko na yung niche ko na meron akong galing when it comes to hosting. Hindi ko man naangat yung bangko ko, pero parang ganun na. Grabe, sobrang thankful talaga ako na binahayaan nila yung content creator na mag-explore pa at mag-expand pa ng mga content na limit sa kakayahang kaya nilang gawin. Siguro, masasabi ko, para din siyang school. Pero sa school, learning siya para malaman mo kung ano yung gusto mong pangarap sa buhay. Dito, papasok ka din ng THOC, diretso ka na sa pangarap mo. Kumbaga, ala ka nang dapat pag-aralan na sobrang dami. Kumbaga, gusto mo maging content creator, gusto mo maging star, gusto mo maging in related to showbiz. Diretso ka na. Ito na yung path mo. Parang hindi ka na kailangan magpaligoy-ligoy pa kasi lahat ng tinuturo dito sa loob, lahat ng sinasabi na lang ng mga prod, ng management, ng Sir JV, is direkta na para sa'yo. Para ma-align mo na yung utak mo na ito ba yung goal mo, ito yung gusto mong mangyari. So yung FB page ko is like 3,000. Tapos ngayon, yung personal account ko is 120,000. Yung
FB page ko is 61k. Grabe, from 200, yung 3k ko na page kasi nawala. So, bumuo gumawa akong bago. And 269 lang yata yun. Tapos ngayon, 61k na. Yung IG ko, pumasok ako, 40k. Tapos ngayon, 188k na. Yung YT ko, is hindi ko napag-focusan nung nasa loob ako. Kaya ngayon, ngayon is parang nasa 47 na siya. Before is like 40. Tapos yung TikTok ko na naban, yung main account ko naban, is pumasok ako ng THOC ng 2.1M. Tapos lumabas ako ng THOC ng 2.4M. Tapos naban siya. And yung account ko ngayon na ginagamit is yung dump is 180 na siya. Parang dati is 100k lang. So, ayun. Sobrang laking help na makakolab ka talaga sa mga content creator dito. And isa din talaga sila sa way para umangat din talaga yung socials. And sobrang thankful talaga ako sa mga content creators na kasama ko. Pumasok ang THOC, isa lang yung maleta ko. Lumabas ako ng THOC, lima yung maleta ko. Tapos may mga sa mga sponsorship and sa mga brands na binibigay sa amin. Kasi talagang ang dala ko lang parang dalawang pants, tapos apat na dress, tapos limang top. Ganun lang yung dala ko. Umuwi ako from Mossimo, from Guess, international brands like The Real, yung mga sapatos like Vans. Imagine yung isang maleta ko na ano, yung isang maleta ko, hindi ko na alam kung paano ko pagkakasyahin yung mga damit ko. And ayun, napabili na lang din talaga ako ng mga bags and stuff. And imagine, yung panahon na TikToker lang ako, is parang yung mga small brands na papromote po ng ganito, ganito. Hindi ko din talaga na-imagine na kailangan meron ka din konting amount. Like, know your worth, ganon. Tapos, nung pumasok ko sa THOC na every brand na parang, every brand deals ko, parang meron pala talagang pera sa brand deals na hindi ko alam. And sobrang thank you sa THOC kasi binibigyan niyo ako ng brands na talagang nagbabayad pala. Ayun, isa yun talaga sa mga naging perks nung pumasok ako ng Daos of Collab. Dati, ano lang kasi ako eh, brand deals lang kasi talaga since TikToker ako. So parang pag kunwari magpapromote sila ng lip tint, mga 2K lang, ganun. Tapos from 2K is 6 digits na. Sobrang amazing kasi imagine mo yun, magpapapromote yung brand sa'yo, 2K. Tapos ngayon na pag may nagpapromote ng brand is parang nasa 4 to 5 digits na siya. And sobrang nakaka, thank you! Dahil sa the House of Collab, of course. And without the House of Collab naman, hindi ko din naman talaga ma-achieve tong mga bagay na to. Actually, dun sa ano, sa baby ko, sobrang laking tulong talaga kasi kahit na single mom ako and wala na yung partner ko, sobrang laking tulong kasi kaya ko na ibigay yung gusto ng anak ko na hindi na ako humingi ng anuman sa magulang. Tapos masaya ako na masaya yung anak ko at masaya sila nanay at sila tatay sa akin na habang ginagawa ko tong work ko dito is napapasaya ko hindi lang yung anak ko kundi yung parents ko. And ayun, sobrang thankful ako kasi nung umamin ako sa management nun, gabi yun na dapat magiinuman kami. Sabi ko, hindi po ako pwedeng uminom kasi pabuntis ako. Tapos, ang sabi lang sa akin na Sir JV is, at saka nung mga iba is, oh, ingatan niyo yan ha, yan ang first talk baby natin. Tapos parang ako na, naiyak ako kasi sabi ko, hindi naman nakasama sa usapan tong pagbubuntis ko na hindi naman na siya related sa work field ko or hindi naman na dapat siya i-matter nila Sir James. Pero ang ginawa nila is tinulungan pa rin nila ako. Dito nila ako pinagstay, nagbubuntis ako, nandito ako sa FNC, nagkatrabaho ako, buntis ako, andito ako, and hindi na nila ako pinabayaan hanggang sa dumating yung point na sabi ko, mamanganak na ako, umalis na ako. Ako na mismo nag-umalis dito kasi nahihiya na ako kasi lahat ng cravings ko, si Sir OM, si Sir JV, si Mama Ari, ang management, ang The House of Collab, ang bumili. Grabe.
sila yung nag-provide na hindi na-provide ng kung puro host ko. Tsaka sobrang thankful talaga ako mula pagbubuntis ko na hindi ko alam, mula sa hanggang sa nanganak ako. Sobrang laking big help ng THOC sa akin kasi pwede bang sabihin na isa sila talaga sa tumulong nung panahon na hindi ko talaga kayang bayaran yung bill sa ospital kasi yung budget ko for panganganak is not enough pala na para mabayadan. So thank you talaga kay Sir JV sa management sa THOC kasi isa talaga sila sa tumulong sa akin nung panahong kailangan ko ng kaagapay. Ang message ko lang sa mga gustong pumasok ng The House of Collab, huwag kayong manghinayang sa hindi nyo kayang gawin kasi kaya nyong gawin yan pag pumasok na kayo. And sa lahat ng mga gustong mag-audition talaga, mag-audition na kayo, i-push nyo yung sarili nyo para lumabas kayo sa comfort zone nyo. Deserve nyo na ipakita yung talent sa buong mundo. Once again, I'm Kate Maekawa from Season 3.